Noong iyong kabataan, gaano ka nga ba nagtatanim ng galit sa mga taong umaapi at gumugulpi sa iniidolo mong artista? Hindi mo ba naisip na sila ang naging daan ng kasikatang tinatamasa ng idol mo? Mas masama, mas demonyo, mas nakakagigil, ibig sabihin, mas epektibo ang kontrabidang nagpapasikat sa idol mo. Pero gaano man sila kasama, magagawa mo pa rin kaya nakamuhian sila kung makikilala mo sa tunay na buhay. Baka nga ikagulat mo pa na minsan ang mas umaasta pa silang mga bida kaysa sa mga tinitilian mo sa harapan ng kamera. Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan ang naging batayan ng galit ng mga tao dahil sa natatanging pagganap sa pelikula na ginawa ng libangan ang paggawa ng kasamaan. Yung tipong tawa pa lang sa harapan ng kamera ay kakamuhian mo na. Ngunit kabaligtaran pagdating sa likod ng mga ilaw na sa halip, siya pa pala ang nagiging takbuhan at umaastang tagapagtanggol para sa kanyang mga kaibigan na parabang bida sa bawat eksena. Ang kwento ni Maximo Pompling, ang alamat ng immortal na si Lizardo. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, Bekenemen, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Gabino Maximo Chudosio sa totoong buhay ay mas nakilala nating lahat sa bansag na Max Alvarado bilang screen name. Pero siya ay si Maximo Pompling na bansag ng kanyang mga kaibigan bago pinasok ang showbiz. Siya ay tubo sa pusod ng Kamaynilaan at isinilang noong 19 ng Pebrero taong 1929 mula kina Ginoong Gonzalo Chudosio na kanyang tatay at ni Maria Maximo na kanya namang nanay. Hindi biro at basta-basta itong si Maximo Pompling. Huling bahagi ng dekada 40 kakatapos pa lang ng digmaan noong panahon ng kanyang kabataan. Ito rin yung panahon kung kailan nagsimulang maglabasan ang kasaysayan na mga binansagang gangster sa Maynila, lalo na sa Tondo. Pero bago pa man sila, ay meron ang Maximo Pompling sa grupo ng mga nilalang na minsan ang hinawakan ang Quiapo. Opo, tama ang narinig nyo. Siya ay isang tunay na gangster, napapalibutan ng mga gangster at minsan ang nabuhay sa mundo ng mga gangster. Riot dito, rambulan doon at kaguluhan kabi-kabila ang eksena niya sa tunay na buhay, kung saan hindi ka pwedeng maunahan dahil wala nang take 2 pa para buhayin kang muli at ulitin ang eksena dahil totohanan ang lahat ng laban. Pero ganun pa man, si Maximo Pompling ay nagamit ang pagiging gangster bilang kadluan ng lakas at takbuhan ng mga nakapaligid sa kanya. At ang isa sa mainam na halimbawa kung paano natin may isalarawan ang tikas ni Maximo Pompling ay nang minsang tinakbuhan siya ng kanyang pamangkin na nabugbog at bangas na umiiyak dahil pinagtulungan ng isang grupo sa Pasay. Umuwi ito habang nagbabanta sa grupo ng mga kalaban na "Ipapakita ko sa inyo ang tunay na gangster, ang tunay na laban." Nang makita ni Maximo Pompling ang inabot ng pamangkin, hindi na ito nagtawag ng mga kasama at dagli ang sumugod sa Pasay ng nag-iisa at walang dala maliban sa kanyang kamao. Ganon katibay ang dibdib ng taong ito. Pagdating niya sa teritoryo ng kalaban, lumaban siya ng sabayan kahit nag-iisa kontra sa grupo ng may sandusenang kalaban at may mga armas pa. At ang ending, syempre hindi siya nakaporma. Nakakadali din siya pero mas matindi ang pinsala niyang tinamo. Ngunit nakauwi ng buhay. Pero sa pag-rest back ay iba na ang usapan. Pinatunayan lang niya na ang totoong gangster ay hindi nanghihiram ng tapang sa mga katropa. Mas matapang siya kapag nag-iisa, kapag walang masasandalang kasama. Dahil gustong gusto ni Maximo ang tina-challenge ang kanyang sarili sa mga bagay na hindi siya komportable, mapag-gangster man o sa ibang larangan. Taong 1949, siya ay naging isa ring jeepney driver sa ruta ng Quiapo at Paco. Kumakayod siya sa maghapon
at pumaparehas sa laban. Isa rin siyang laborer kapag hindi pumapasada. Nagbabanat ng buto at sanay sa hirap at hindi ginagangster ang kanilang kakainin. Pagkatapos niyang maging jeepney driver, mula sa pagiging gangster, nagpalit siya ng litanya sa buhay patungong dance instructor. Napakagaling din palang sumayaw nitong si Maximo Pompling. Minsan na siyang nagturo sa bingo dancing school sa bahagi ng Ebanghelista sa Quiapo pa rin. At sa pamamalagi niya dito, pabiro niya palaging nababanggit sa mga tinuturuan niya na pangarap niyang maging kontrabida sa pelikula. At isang araw ay mapapanood nila siya na isa ng masamang kontrabida. Nakakatawa, pero ano pa nga ba ang aasahan mo kung papaano mangarap ang isang gangster? At sa pagkalat ng balitang ito, nakarating ang kanyang salita sa mga producer at nagsimula ang lahat na maging ekstra siya sa pelikulang Halik sa Bandila noon ding taong 1949. At dito, nagsimula ang alamat ng isang Max Alvarado. Natural na natural ang kanyang pagganap ng isang kontrabida na bagay nga sa kanyang karakter. At hindi lang yun, ang pinakanagustuhan sa kanya ng mga direktor ay ang pagiging labo-labo niya kung tawagin o yung ibig sabihin, wala siyang pinipiling karakter at hindi nagre-reklamo anuman ang ipagawa sa kanya. Naging magaling na singer din siya at pinasok ang komedya. Nagagampanan niya ito ng maayos at nagawa pa niyang makipagsabayan kina Chiquito at Dolphy na noong mga panahong yun ay pinaghaharian nilang dalawa ang komedya. Hindi din nagpapadobol sa mga stunt si Max Alvarado at ang isa sa pinakamahirap na ginawa niya ay noong nag-shoot sila ng naunang pelikulang si Gumar na pinagbibidahan pa ni Jess Lapid Sr. noong taong 1964. Dito siya higit kalating oras nakipaglaban sa espada at sa kamao kasama ang bida sa pelikula. Minsan na rin siyang nahulog sa kabayo sa shooting naman ng Matapang sa Matapang na nagresulta naman ng sanglinggong benda sa kanyang nabaling braso. Ngunit hindi pa rin siya pumayag magpadobol at tinapos niya ang shooting ng pelikula. Napapunta din siya sa FPJ Productions kung saan isa siya sa nagpasikat sa hari ng aksyon at naging mabuti rin silang magkaibigan ni The King kasama si Paquito Diaz. Pero kahit nasa showbiz na siya, hindi pa rin maitatago ang naunang pagkatao ng gangster na si Maximo Pompling. Dekada 60 pa rin nang mapalaban ng hantingan sina FPJ at ERAP sa kilabot ng grupo ng Big Four. Sila yung sindikatong kumakatay sa mga taga-showbiz noong panahong yun sa pamamagitan ng extortion na kapag tumanggi ay ginagahasa, sinasabuyan ng asido sa mukha upang sirain ang karera ng mga ito. At ang pinakamatindi pa ay humahantong sa pagpatay nila. Isa sa mga naging biktima nila na napatay ay si Jess Lapid Sr. na nakapareha ni Max Alvarado sa pelikulang si Gumar at iba pang mga direktor. Ayan po yung hiwalay na kwento natin sa kanila kung gusto nating balikan. Samantalang sa pagpalag ni FPJ, hindi siya nagpatinag sa Big Four na ito at isa si Maximo Pompling o si Max Alvarado sa naging kanlungan ng kanyang mga kaibigang nasa panganib. Minsan na siyang nagsalita laban sa Big Four na wag na wag silang papasok sa Quiapo dahil uulan ng bala. Naging asawa naman niya si Esther Hugo at nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng pitong supling. Sa kanyang maagang tagumpay, maaga din niyang sininop ang kanyang naipon sa bawat kinikita at maaga siyang nagpundar habang nasa kasagsagan pa ng kasikatan. Nakapagpagawa siya ng magarang tahanan sa San Antonio Village sa Makati at mga sasakyan para sa komportable ng kanyang pamilya. At palagi niyang itinutuon ang atensyon niya para sa kanyang hinaharap dahil nababatid ni Max Alvarado na pansamantala lang ang buhay artista. Nakahiligan din niya ang magkaroon ng koleksyon ng mga jacket at sombrero na kalimitan ay siya na rin ginagamit niya sa mga pelikula na nakikita natin. At sa pagpapatuloy ng kanyang karera sa showbiz, samutsaring parangal din ang kanyang nakuha sa kabila ng pagiging kontrabida. Tinanghal siyang Best Supporting Actor noong taong 1971 sa pelikulang Ang Kampana ng Santa Quiteria at napakarami pang Best Supporting Actor nominations.
at patuloy nilang pinagharian ang pinilakan tabing kasama si Paquito Diaz bilang mga magagaling na kontrabida noong buong panahon ng dekada 70 at dekada 80. Hanggang sa tuluyan nang mawala ang pelikulang aksyon sa ating bansa sa pagtatapos ng dekada 90. Napakarami niya ding nagawang pelikula at ang ilan sa mga ito ay ang Tatak Sacramento, kung saan nominado pa siya bilang PAMAS Best Actor, Alias Chain Gang, Ang Baklang Si Gorgonya noong taong 1978, ang The Wild Wild Wing, at ang nagpaningning sa kanya ay ang pagganap niya bilang si Lizardo sa pelikulang Panday na nagpa-immortal sa kanyang karakter magpasa hanggang ngayon, kung saan sunod-sunod pa rin ang nagiging version nito na ipinapalabas sa pelikula man o sa mga TV series. At napakarami pang iba na hindi na natin may isa-isa pa dito. Pagpasok ng dekada 90, naging endorser din siya ng sikat na sikat na candy noon. Para sa mga batang 90s, alam kong marami sa atin ang iniisip na si Max Alvarado ang pinagmulan ng Max Candy. Matagal siyang naging endorser ng produktong ito hanggang sa sumapit ang ika-6 ng Abril taong 1997 nang atakihin siya sa puso at tuluyan ang binawian ng buhay. Ang gangster na si Maximo Pompling o ang aktor na si Max Alvarado ay pumanaw sa edad na 68 taong gulang. At ang pangalan niya ay tumatak sa showbiz bilang kontrabida sa loob ng 6 na dekada. 6 na dekada mong kinamuhian, ngunit 6 na dekada ding naging kadluan ng pagkalinga para sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga tagahanga. At pumanaw man, lumakas ng lumakas ang panawagan na muling pabalikin ang kanyang reincarnation sa lupa. At sa paglipas pa ng panahon, merong isang angkan ng mga politiko ang biglang sumikat sa politika dito sa ating bansa. At di may iwasang maging tampulan ng biruan sa mga usapan ang sinasabi nilang reincarnation daw ni Max Alvarado. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!